Good morning, Bukid Serena naman tayo ngayon. So, ito nga, kararating lang namin. Wala pang 5 yan. Siguro mga quarter to 5. Nagbungkal na naman ng lupa yung aking darling. Ayan, naano niya yung mga damo. Ako naman ay hinihila ko papunta dito sa gitna. At ibibilad natin para mamaya ay matuyo. Bibilad muna yung damo para matuyo at susunilkin natin. Di pa kami natapos-tapos maglinis nito kasi medyo malaki-laki rin yung areyang sinakop. Siguro mga 300 square meter ito. Kabuuan kasing sukat ng lupa na to ay nasa 3 hectares din. Bawat nalilinis nga naming area, doon lang kami nagtatanim. Mas maganda nga kasi yung may umuusbong dito at mayroong tinatanim pa lang para pag lumaki na sila, nag-harvest sa kabila at mayroon isusunod. Nagpahinga na muna sandali si Javi dyan at may hinaantay siya. Ako naman ay mag-iipon ng gatong at magpapaningas para may usok-usok. Dumaan na nga yung inaantay ni Javi. Nag-uusap sila. Hindi ko man sila pwedeng video ha, nahiya ako. 9 o'clock na nga dyan, medyo tuyo na yung mga damo at babaliktarin ko naman para yung kabila ay matuyo. Grabe nga guys, 9 o'clock pa lang, ang init na, kaya todo talagang naka long sleeve ako, naka sombrero pang malapad at meron pa akong takip. Ang init kaya sa balat. Okay lang naman maarawan, hindi naman ako nagugluta tayon, hindi kagaya ng mga iba dyan, takot kasi nagugluta. Ang akin lang naman yung naglulong sleep ako at saka nagsusubredo ng malapad at saka nagtatakip kasi mahapdi nga sa balat, ang init. Ganyan-ganyan nga lang guys yung ginagawa ko, kinakalaykay ko yung mga damo, pero nakakapagod din ah. Iniisip ko na lang pag natapos namin to, syempre kami rin naman makikinabang. Kasi guys, pambinta namin to at syempre pangkain na rin. Sa buhay naman, kahit ano na lang, basta magtyaga lang tayo. Tiyak meron din tayong aanihin. Tagaktak na pala yung pawis ko dyan guys dahil sa init, kulob na kulob ako. Grabe. Kaya inom na rin ng inom ng tubig para hindi ma-dehydrate. Ayan na nga, nalatag ko na nga lahat yung mga damong kinalaykay ko. Maya-maya ay pwede na nating sunugin. Ayan na nga, mag-alas 12 na. Titipunin ko na naman to para sunugin na natin at tuyo na siya. Pagkatapos ko ngang tinipon yan, nagpahinga ako sandali at sobrang ang init. Ako'y umupo muna sa may lilim at nilaro ko muna itong mga aso. Makukulit sila pero nakakatuwa naman. Pag may mga alaga ka rin ng mga aso, maganda rin naman. Ayan, at nakakaaliw din sila. Napaka-hyper nga nitong mga to. Tingnan mo naman, ayun, tumakbo na naman at nakita nila si Javi at nagpahinga. Napagod na siya. Ang bilis na nga ng oras, hapon na. Ayan, at medyo lumalamig na rin. Alas dos na nga ng hapon, kaya nag-iimis na kami ng mga gamit. Si Javi at magpapakain na yan ng baby namin at saka mga manok at kung ano pa yung mga dapat gawin para maya-maya ay aalis na kami. Pati ka, lab. Yan nga ang tataba ng mga baby namin. Ibibinta nga namin yan sila. Puro feeds ang pagkain nila. Hindi namin binibigyan ng parang baboy dahil wala rin kaming mapagdalhan dito. Maganda sana kung meron. Dahil nga kasi hindi kami marunong mag-drive, meron naman pwede kaming i-service. Kaya ayun, naglalakad ka lang kami dito. Pero malapit lang naman itong isang side. Yun nga lang talagang ang hirap ng daan. Halos 30 minutes lang nandun na kami sa patag.
Ang hirap nga ng daan ito ay mas wukal, tapos maputik at bako-bako. May tataas, may bababa, at saka mayroon talagang bangin-bangin. Ang hirap po talaga, buwis buhay ito. Hindi naman namin mapakialaman dahil hindi naman po sa amin. Nakikidaan lang po kami. Hindi po talaga ito yung daan. Pati sa kabila, yung malapad na daan nandun ay ginawa na lang private. Binabawal po talaga. Ito na nga, malapit na kami sa Sapa. Okay lang sana yung Sapang may dadaanan ka talagang maayos. Ito talagang, Diyos ko, hindi ako makababa. Talagang pupunta pa ako dun sa gilid, pinakagilid. Tsaka iba pa yung pato, pagtapak mo dun sa buhangin, lulubog ka talaga. May baby ka? Diyo, nakita ko na naman si Kalabaw. Nakakatuwa lang din kahit pagod. Ayan, kinakausap ko sila. Ayan, parang nakakaintindi naman, nakatingin siya. O siya, yan lang muna for today's video. Thanks for watching. Bye-bye.